Araw nito para sa ating lahat, sa pagod dito, ay nanumpa ang lahat ng ating mga hirang opisyalin at tumanggap na nombramiento pati ang ating taasang sanggunian. Inaasahan ko po na hindi lamang dito sa ganito magtatapos ang ating panunuparan. Hindi lamang sa pagtanggap ng nombramiento, sa panunumpa, sa blessing, kundi kailangan po na kung magbibigin natin ng tungkulin na ibigay sa ating o inyata sa ating at sino namang tinanggap. Yan po ay hindi pinilin sa atin, yan po ay tinanong namin buhay isang ayon sa inyong decision at hindi naman silang ayunan, ay maaasa kami sa inyong 100% cooperation, maaaring nga lang 150% cooperation para po sa ikawundan ng ating kapatiran. Iwanan na natin yung ating mga kaugalian na parang tayo ay walang malasakit, walang concern, at atin ang bagungin, bagong image tayo, kaya nga sinasabi natin, panahon ng pagbibili. Yan po ang sinabi natin sa galang-galang ang konsonenso. Pagluman ang damit, pagluman ang pagbibili. Yan po, parang binigyan-bigyan nyo na. Na sinasabi ng ating ang konsonenso na pagbibili. Kaya, ang ibig sabihin, kung paano ang pagbibili, babaguhin na natin yung magandang attitude at ipuntunin naman natin ang ating magandang ginagampanan. At ganoon din po aking nasa mataray na pagkahanap ito para batiin yung mga nagkatarlak sa kanila magandang pagdiriwang ng 150th anniversary ng ating magiging batinang bayani ni God Dr. Jose Rizal. Napakaganda po ng inyong pinakitang pagkakaisa at talagang inyong pinakita kung paano kayo magdiwang ng Rizal Day dito sa pagbisang ito. Ngayon din, binabati ko ang mga taga-Quezon na nagawa nila kanilang sariling celebration sa Quezon. Siyempre naman, binabati ko rin ang aming sariling celebration doon sa Makati, sa Manila. Pati ang aming at gayon din aking na ininumukahin sa ating mga kapatid na yung dadalo sa Agosto 24 sa Puso, pwede silang mag-sidekick yung pahalakba para makita na naman nyo yung mag-sidekick sa presensya na sinasabi ni Dr. Solen. Amen. Ano po na ba na hindi kayo mag-e-extra gasos sa mga mga suggestion na kung magkulat. Kaya nga naman magkulat ang kapatid. Sa ito, aniversaryo na ating magsalan ay ating alalahan na tandaan natin, sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang magandang halimbawa ay lalamanap, matatakot ang ating kaaway, dahil sa tayo, ay magkakaisa na tayo, ay tayo ay magkakaisingan. So sa ating pagkilos po, hindi sapat ito na itong pagpapahayag. Sabi nga words are deep, kahit na sandi po ang milyon ang mga pananalita namin, eh kung hindi naman tayo, hindi natin bibigitin, wala rin mangyayari. Kaya ang kailangan po ay tayo ay mag-umpisa lang. Unahin natin ang ating sarili. Sinasabi nga ng ating bagong pangulong Pinoy, pagbabago. Lahat ang sinisigaw, pagbabago. Ngunit anong klaseng pagbabago? Sisimulan natin sa ating sarili, sa ating sarili tahanan, sa ating sarili bakuran, at pagkatapos, higit sa lahat ay ang ating patuloy na panunuparan, paglilingkod sa ating kapatiran sa pamamagitan ng ating pag-aakay sa mga kabataan tungo sa pagsapat pagkakilan sa atas sa ating Ama. Madali natin sinasabi sa ating mga kapatid, lahat ng ating ginagawa sa ngayon, lahat ng ating sinagsikapan, kalapit, pahay, lupa, panulupa. Pagdating ng araw, yan ay iiwanan din natin at harapin tayo sa ating Panginoon na hindi sa atin. Hindi tatanong sa atin kung ito, 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 abogado, kung ano, ano, hindi. Ang tatanong sa atin, ano ang ginawa mo sa inyong buhay na pinagpaloob ko sa iyo? Ano ang ginawa mo sa lakas, sa kayahan, sa inyong lahat? Meron na lang sabi, ito naman ay ibabahagi ko lang sa inyo. Ito naman sa pamahalaan at sa bayan. Sinasabi ng isang mahal ko yung pantang
isang pagkukulang ng mamamayan at siya ay maging mahirap sa panahon ng normal na kondisyon ng bansa. Ngunit, kung ang bansa ay maganda ang ekonomika at magandang kabuhayan, ay baliktad, isang pagkukulang sa mga mahihirap na sila ay maging mahirap kung normal ang bansa. Ngunit, kung nagtatawag ang bansa sa kasalanan ng mga namumuno at sila ay maging mayaman. Siguro po nalalaman na natin ang ibig sabihin ng magandang mensaheng yan. Kaya tayo man ay mahirap, alalaan natin, kahit tayo mahirap, nandiyan pa rin ang ating lakas, nandiyan pa rin ang ating pagsisikap. At sikapin natin, lagay natin sa mga isip, tayo mananatiling mahirap habang buhay. Ayon pa rin sa araw sa atin, ang tagumpay ay iyahandog at binibigay sa atin ng Diyos pagkatapos ng pagpapakasakit. Sa mga tuwid, papasakit muna tayo, makikibaka muna tayo sa buhay bago tayo magkaroon ng pinatawag na tagumpay. Iyan ang pangako sa atin. Ang tao ay nilikhang balaya. At tayo bigyan ng karapatang magpasya, bigyan tayo ng karapatang pinili. Kung anong uri ng buhay ang ating gagawin sa ating mga sarili habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa. Ngunit naroon din ang pangako sa kapag tayo ay sinusunod sa utusan ng Diyos, ay darating ang araw, man hindi natin makamit ang tagumpay na hinihingi natin dito sa lupa. Ngunit, darating ang araw, pagdating ng panahon, ang tangtang panahon natin, ay makakamit natin ang kaluwalhatian sa pinili ng ating Panginoon. At iyon ang pinaka-mataas na nilulong dati ng isang tao. Ang unang-unang disiplinang ituturo natin sa ating sarili ay ang pagsunod. Pagsunod sa kautusan ng Diyos. Akalin natin, anong kautusan ng mga yun? Bawat tao, aminin natin at hindi. Naroon na ang kautusan na ginunit sa ating puso at damdamin ng Diyos. Nang tayo likhain ng Diyos, nakasulat na doon kung ano-ano mga kautusan nais niyang ipasunod sa atin. Kaya ang una na natin dapat gawin na tayo ay sumunod. Obedience. Patuloy din ang ating pagiging nasabing sa isang samahan. Ating isipin kung ano ang dapat natin gawin sa maliit nating paraan. Kung malinis ang ating puso, malinis ang ating budi, ang kaligayahan ay parang aninong susunod-sunod sa atin. Ngunit kapag hindi malinis ang ating budi, hindi malinis ang ating puso, ang susunod sa atin ay mga pag-uusan, pag-ihirap, at mga kapahamakan. So, mahal na mga magulang at mga kapatid, sa pagkakataon ito, inaasahan natin na mula pa kagabi, marami na nagpahayag at tayo nagbalik tanaw. Hindi ko lang nagdadagising na raw natin at humanik. In July 27, mayroon tayong magandang larawan. Hindi ko lang nagdadagising na papakitaan natin. Una-una kanina, dito sa Taglak. At yung ating pagbabalik tanaw na yon, kung nagpula tayo doon sa time na yun, lahat sa panahon yun, at lumakad tayo pa-pasunong, hindi pa-urong. Yun sana ang inanais natin malinin ng ating mga kapatid. Panahon na upang tayo ay pa-urong. Kapag ang ating pag-agalaw, stand still, ay hindi tayo makakapag-malaking na tayo ay hindi magawa. Kailangan, bawat taon ng ating pagsigot ay meron makikita sa atin na improvement. At yan naman ay balinang unang kita. Maaari sa ngayon, balik pa lang. Pero, sa unti-unti ay tayo ay makapag-usapin. Ang sabi nga ni Matsuk, Napuk, ako unang ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa aking tao. Ngayon, nakaunang hakbang na tayo. Hindi mo ba? Ay, wala sumagot. Oo. Nakadalawang hakbang na tayo. Oo. Marami hakbang na tayo. Oo. Pero tandaan niyo, sinasabi niya, 1,000 milya, malayo-layo pa yun. Kaya kailangan tayo ay tuloy-tuloy ang hakbang. Ang sinabi nga, kapag tayo ay makikita ko ni Lord, lalo na kung may kinalaman sa espirituan at pagsamba sa Diyos para tayo ay tumulong.
na tayo ay lumalakad kung hindi patungo na sa kalalakihan ng Panginoon. Hindi naman nagsasang natin na asang na. Ang tayo ay makaharap sa kanya pagdating ng araw, clean slate, para wala tayong sinasisihan. Ang ating mga kabataan, inaasahan natin sa mga gulang ninyo ngayon, mga team angel, hanggang sa over angel, ay ngayon ang pinakamagandang panahon para mag-asik na kayo ng magandang dini na para gumandang inyong buhay. At patulad natin ay nag-asik na dini at sa bandang huli, tayo ay mamumuli na buha na ating pagiging naghirapan. Naalala ko, sa timahin yan ay witness ng pinaghirapan ni Inay noong araw. Sabi nga, Inay, nakasakay sa paragon, si Inay, naglalakad, si Inay, ganong ganito. O yun, nag-asik siya ng punda, o ngayon, ano ba tayo ngayon? Akala natin, nagsasakripisyo tayo, nagsasakripisyo ba yan? Lahat kayo nakakarating dito na nakasakay, hindi naman kayo naglalakad mula dito sa tampak ng panikuha ng Francisco. At sa iba't ibang lugar, nakakarating tayo, nag-hire pa kayo ng transport. O, pero yung laking ginhawa niya, samantalang noong araw, karitela lang, ang driver ay kutsero. So, lahat ng pinaghirapan, darating ang araw, diyan ay magkakaroon ng buha. Kaya huwag tayong maiinis, huwag tayong magsasawa. Patuloy tayong tatawag sa Diyos. Kapag kayo ay meron ng nakamit, humili kayo ng ganito, nakamit ninyo, tapos na, hindi pa rin. Sapagkat ang buhay ay patuloy. Patuloy tayong mag-aaral. Patuloy tayong susunod sa mga pag-usang iniwa sa atin. Yung mga sinasabi natin, mga dakilang halitintunin, masusunod ba natin ito? Tayo ba'y mapagpakumbaba? O tayo ay mayaman? Tayo ba ay mapagpatawad? O matigas ang ating puso, hindi tayo marunong magpatawad? Nakaisa ba tayo? Tayo ba'y dumadamay? Tayo ba ay nag-iisang ng daming sama-sama panalangin o baka sama-sama nananalangin pero iba iman ng daming. Yan po, yan ang mga sinasabi ng mga bagay na kung sa bagay hindi naman tayo lang tayo nagtuturungan. Marami na rin na nagtuturungan. At talagang panahon na para ituro yan sa mga mamayan dahil so ang panahon na yun ay iba-iba kaysa noong dekadang mga nakaraan. Marami tayong kalaban, sabi nga dito sa Rizal, ang tao marami kalaban mula sa maliit na kulisa, ha? Hanggang sa malaking hayop ang maging tao rin. Kulisa, hindi ba? Sa maliit lang na kulisa, nagkakasakit ng maliit lang yun. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Ha? Gagawin natin, dadala natin ang ating panalangin, ang ating pagdarasal. Dadala natin. At huwag tayong mahiya sa Panginoon. Kung kita maharap kayo, hindi nyo alam kung sasabihin ninyo. Kunin ninyo sa inyong puso ang nais na maharap sa Ama. Kunin ninyo sa inyong mga puso kung anong inyong idarain. Huwag kayo mahihiyang humingi ng tawad. Pagkat ang Ama ay ulong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad at ang mamahala kayo sa lahat ng kanyang lipa. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya nga tayo ay nasuko lang tayo sa pagsamba. Tinatanggap pa rin tayo. Dalahanin ninyo, oras na tayo ay pumasok sa bahay dalangyan. O kahit na hindi pumasok sa bahay dalangyan, pero kabilang pa rin dito kami, no? Kasi masikip na. So justified na kahit kayo yan nasa labas, tumatanggap pa rin kayo ng pagpapala ng kapitang Ama. At pare-pareho yan. Hindi ibig sabihin sila dito, malaki yung blessing na matatanggap nila. Hindi. Pare-pareho yan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang sa naaabot hanggang sa naabot ng aking tingin at hanggang sa narinig ninyo yung aking sinasabi. E pag hindi nyo narinig, wala akong magagawa doon. Kaya po, sinabi ko nga kagabi, kami nga ay nagpupulong kagabi. Kaya nga sinabi ko, sadyang, matagino, marunong, walang sa karunungan ng Diyos. Bakit? Dalawa ang tingang binigay sa atin, isa lang bibig. Ibig po sabihin, hanggat may marinig tayo, makinig na makinig. Pero, dahil sa mga bibig natin, siyempre, kontrolado yung ating pinakasigil. Kaya po, ang ating matas-taas ang Ama,
ay talagang walang makakapantay sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagkatalagaan, sa kanyang karunungan, sa kanyang walang hanggan, sa kanyang kaluwalhatian. At maging ang ating patuloy si Dr. Cherizal ay talagang yan ang namin. Pagkaman hindi siya na-recognize na kunyari ay preacher na nangangaral sa iba't ibang lugar, pero ang kanyang sinasabi ng proseso ay talagang dapat ating inisaadi niya ito. Sinabi niya din at ang reliyon mabuti ay umadali ang unawa. Palagay ko naman ang ating reliyon, umadali ang unawa. At naangkot sa kaligasan. Kaya po tayo ay magkakaroon ng banal na paglalakbay sa panahon ito pagkat sumalapit tayo sa kaligasan. Kaya ang ikaw niya sa mga. Kaya ngayon po, maraming magulat mga kapatid. Binabati po ni kayo ng paligayang anibersaryo ng kapatid niya sa kanino. Kayo na lang, bagamat yun ay inyo ka ng nakaraang araw pa ng Martes. At binabati ko ang lahat ng ating mga kusyalis, ang lahat ng mga kabataan, ang lahat ng narito. At yung mga hindi sana pumunta dito, pero hindi nakarating. Binabati pa rin natin. At naway, pagpalain tayo ng kapila mama para matupad natin ang ating mga tungkulin at sa susunod natin sa ospital po isang tayo ng bagong naghahanapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Magandang umaga po. Magandang umaga.